Isang mapagpalang umaga sa inyo, mga bata! Nandito na naman tayo para sa isang panibagong aralin sa musika, kung saan ang pag-aaral ng musika ay gagawin nating musika'y saya! Ako, si Binibining Pia, ang inyong magiging kasama sa pag-aaral ng musika sa ikatlong baitang. Handa na ba kayong matuto sa musika ngayong araw? Naaalala niyo pa ba, mga bata, ang ating aralin noong nakaraang araw tungkol sa ostinato? Upang lubos nating matandaan at maintindihan ang ostinato pattern, maglalakbay tayo sa isang lugar ngayong araw, mga bata! Handa na ba kayo? Halina at maglakbay, palawakin ang iyong imahinasyon, patungo sa panibagong kaalaman sa musika. Halika na at maglakbay, kaalaman ay palawakin kasama. Nandito tayo ngayon sa Ata Village, Barangay Puy, Sagay City, Negros Occidental. At sila ang Ata Community, Indigenous People, na matatagpuan sa lugar na ito. Ang Ata Community ay may mayamang kultura. Napapanatili pa rin nilang pagyamanin ang kanilang kultura sa kabila ng sibilisadong pamumuhay natin ngayon. Isa sa kanilang kultura ay ang musika at sayaw. At alam niyo ba, mga bata, na ang kanilang musika at sayaw ay nagtataglay ng ostinato pattern? Halika, mga bata, pakinggan at panoorin natin sila habang sila'y umiindayog sa musika. Ano ang inyong napansin habang kayo'y nanunood at nakikinig sa kanilang musika at galaw? Ano ang inyong napansin sa rhythmic pattern nito? Ito ba'y paulit-ulit o paiba-iba? Ang rhythmic pattern nito ay paulit-ulit. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang tawag sa paulit-ulit na rhythmic pattern? Ito ay tinatawag na ostinato. Paulit-ulit ostinato, ulit-ulit ostinato. Ang ostinato ay isang rhythmic pattern na ginagamit na pansaliw sa isang awitin. Ang ostinato ay isang rhythmic pattern na ginagamit sa isang awitin. Ang paglikha ng simpleng ostinato pattern ay isang paraan upang tayo ay mapasaya at matutong gumawa ng isang simpleng rhythmic pattern gamit ang iba't ibang instrumentong panritmo at body percussions. Narito ang mga sumusunod na halimbawa. Si Mario ay pumupukpok ng martilyo. Ang tunog na nalilika sa kanyang pagpukpok ay ganito. At ito ay nasa dalawahang kumpas. Si Angela ay nagtatapik ng dalawang patpat ng kawayan. Ito ay lumilikha ng tunog na ito. At ito ay nasa tatluhang kumpas. Si Esther at Alice ay namamasyal sa parke. Sa kanilang paglalakad,
ay narinig nila ang busina ng sasakyan. At ito ang kaniyang tunog. Ito ay nasa apating kumpas. Sa pagkawan ng Ostinato, mahalagang malaman mo na kailangang magatulad ang sukat ng stick sa palakumpasan. Ang isang stick ay katumbas ng isang bilang. Ang magkatugtong na stick ay katumbas ng isang bilang. Ang dalawang simbolong ito ay sumisimbolo ng tunog. At ang simbolong ito ay may katumbas ng isang bilang. At ito ay sumisimbolo ng katahimikan o pahinga. Ngayon mga bata, bubuo tayo ng ostinato pattern sa pamamagitan ng pagguhit ng stick notation ayon sa simbolong makikita. Tandaan, kung ang larawan ay sumisimbolo ng tunog, iguhit ang simbolong ito. At kung ito naman ay sumisimbolo ng katahimikan, iguhit ang simbolong ito. Isulat nyo ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo mga bata? Unang bilang. Ito ay nasa apatang kumpas. Ibig sabihin, mayroong apat na beat sa bawat sukat. Ano ang iyong sagot? Kung ito ang iyong sagot, ang sagot mo ay tama. Ikalawang bilang. Ito ay nasa tatluhang kumpas. Ibig sabihin, mayroong tatlong beat sa bawat sukat. Ano ang iyong sagot? Kung ito ang iyong sagot, tumpak ang sagot mo. Ikatlong bilang. Ito ay nasa dalawahang kumpas. Ibig sabihin, mayroong dalawang beat sa bawat sukat. Ano ang iyong sagot? Kung ito ang iyong sagot, ang sagot mo ay tama. At dito nagtatapos ang ating aralin sa musika ngayong araw. Binabati ko kayo mga bata. Napakahusay nyo na. Sa muli, ito si Binibining Pia, ang inyong kasama sa pag-aaral ng musika na nagsasabing mag-aral tayo ng musika upang buhay natin ay maging musika'y saya! Paalam, paalam hanggang sa muli nating pagkikita. Naway marami kayong natutunan sa musika. Sa bagong aralin, ka-Arts 3? Tama! Narito na naman ang inyong Arts Gabay na si Binibining Shai na may handog na bagong kaalaman sa inyo. Kaya naman, gamit ang ating malikhaing kamay at kaisipan,
kukulayan natin ang ating aralin ng maraming gawain at memories. Sa aking patnubay at gabay, ihanda na ang inyong lapis at papel. Art-ralan na dito sa Art Gabay! Pamumuhay ng kulturang pamayanan at paglikha ng geometrikong disenyo. Ang paglalarawan ng kulturang pamayanan ng mga Pilipino ay nakabatay sa kanilang saganang likas na yaman. Dito rin maihahalin tulad kung ano ba ang kanilang pamumuhay sa kanilang pamayanan. Pagmasdan ang larawan, patunay sa paglalarawan ng kulturang pamumuhay ng mga Pilipino ay ang sinasabing pinakapopular sa lahat ng mga pinta ni Fernando Amorsolo, ang bantog na Planting Rice. Sa obrang ito, makikita na masayang nagtatanim ng palay ang mga magsasaka at hindi batid sa kanilang mga muka ang pagod sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Maraming uri ng trabaho sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Ang bawat lugar ay mayroong pangunahing mapagkukunang kita. Depende sa sitwasyong pantopografiya, klima at kultura. Katulad ng pangingisda, pagsasaka, pagtitinda, pagmimina, at pag-opisina. Sagutan natin ang mga sumusunod na Arts Gabay tanong. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wasto at mali naman kung hindi. Bilang isa, bawat mamamayan ay mahalaga sa lipunan. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, Art-mazing! Bilang dalawa, ang bawat pamayanan ay may magkakaparehong kulturang pamumuhay. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, Art-mazing! Merong iba't ibang pamumuhay ang bawat pamayanan. Bilang tatlo, bawat yamang tao sa pamayanan ay nakakasira sa bansa. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, Art-mazing! Ang bawat yamang tao ay nakakatulong sa pagunlad ng bansa. Bilang apat, ang marangal na pamumuhay ay huwag dapat ikahiya dahil ito ay nakatutulong sa lipunan. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, Art-mazing! Bilang lima, madaling ilarawan ang pamumuhay ng kulturang pamayanan kung alam mo ang trabaho ng mga naninirahan dito. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, Art-mazing! Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Masining ka! Dumako naman tayo sa susunod na aralin. Pansinin ang mga larawan. Anong elemento ng sining ang iyong nakikita sa larawan? Tama! Ito ay binubuo ng mga linya at hugis. Dito papasok ang paglikha ng geometrikong disenyo. Dito magagamit ang iba't ibang uri ng linya at hugis. Ang geometrikong disenyo ay walang ibig iparating na kahulugan dahil ito'y iyong sarili, libre at malayang likha. Nagbibigay ganda ito sa ating likhang sining.
linya ay nabubuo mula sa dalawang tuldok na pinagkabit o pinag-ugnay. May dalawang uri ng linya, tuwid at pakurba. Ang tuwid na linya ay maaaring patayo, pahiga, pahilis, at pasigsag. Ang pakurbang linya ay maaaring pabalantok o pakurba, paikid o paikot, at paalon-alon. Ang mga geometrikong disenyo ay mula sa simpleng hugis na parihaba, tatsulok, bilog, at tuwid na linya. Art kaalaman! Nagagawa ng isang pintor ang isang kaakit-akit at makabuluhang likhang sining sa pamamagitan ng iba't ibang linya. Obra time na! Gamit ang linya at hugis, gagawa naman tayo ng ating sariling obra. Mga kakailanganin: bond paper, lapis, pambura, marker, at pangkulay. Tayo ay malayang guguhit na ng ating sariling obra. Pakatatandaan na kailangan nating gamitin ang iba't ibang linya at hugis. Tara na, pandaisining at mga ka-arts tree! Simulan na natin ang ating obra. Obra? At dahil dyan, wow! Magaling! Wow! Mahusay! Ito naman ang aking gawang obra. Mga ka-arts tree, nakagawa na naman tayo ng ating bagong obra. Pakatatandaan na kailangan nating ligpitin ang ating mga ginamit. Paka-artandaan! Ang isang artist ay maaari makagawa ng isang makahulugang disenyo sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang hugis at linya. Ito ay kasiya-siya dahil malaya at libre mo itong magagawa na hindi nagpapakita ng kahit anong kahulugan. Mga ka-arts tree, huwag kakalimutan na ating bagong aralin ngayong araw na ito tungkol sa pamumuhay sa kulturang Pilipino at ang geometrikong disenyo. Meron man tayong iba't ibang kultura, pupusuan pa rin natin yan dito sa Arts Gabay! Dahil wala tayong aralin na kukulayan at pagagandahin. Masaya at makulay ang ating aralin dito sa Arts Gabay! Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa DepEd TV! Art Galing! Sa ating malikhaing kamay wall ay makikita natin ang iba't ibang obra ng ating mga ka-art galing. Una na dyan si Shakina May Vercel S. Corpus. Sa kanyang obra ay pinapakita ang tamang balanse sa pagguhit ng isang tanawin. Katulad din ng obra ni Shakia Daphne Piguray ay isang magandang tanawin ng karagatan na nagpapakita ng balanse. At sa obra na bangka ni Zanwayne M. Chego ay ang paglinang sa tekstura ng larawan. Art galing-galing!